evening! Kamusta kayo? Ito ulit ako after 3 days. Papakita ko sa inyo yung aking shoes. Welcome to my YouTube channel. Kamusta kayo? Ito na yung aking reward ko sa aking sarili. Short video tayo ulit. Wala ulit tayong edit. Try natin puro direct tayo dito sa aking YouTube. Papakita ko sa inyo ang tatlo agad na sapatos. In order ko kinabukasan, dinala agad. Ito na siya. Ito na yung aking weaknesses. Tingnan natin muna itong una. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Ang ganda. Uy. Uy. Dahan-dahan. Tara! Ang ganda na aking shoes. Oh, hindi kita yung ulo ko. Ba't ganon? Yan. Ang ganda. At meron pang dalawa. Dito. Dito natin lagay. Yan. Eto pa. Uy, ito maganda rin. Yeah! Ang ganda niya. I like it. Reward ko sa aking sarili. At o-order pa rin ako para sa aking mga anak. Yan. Nakaka-excite. Op, eto pa. Thank you sa nag-deliver. Uy! Tara! Ang ganda niya. High cut. Ito yung favorite ko, high cut. Mahilig po ako sa high cut na sapatos. Yan. Mahilig ako sa high cut na rubber shoes. Sukat natin. Ano kaya uunahin kung isukat? Masarap lang po ng pakiramdam na yung pagkatapos ng kapagura, nabibigyan mo ng reward yung sarili. Yan. Ngayon lamang po ako nagbibili ng gusto ko. Kumbaga, ito yung year na para sa akin naman. 50-50 sa family at sa akin. Tapos na tayo sa mga heavy obligasyon. Tapos na tayo magpaaral ng anak. Kaya, dito naman tayo sa pag-delivery sa aking sarili. Actually, nung pong sa Pilipinas po, nung pumapasok ako, tuwing payday, bago ako umuwi, kumakain muna ako sa isang restaurant, katulad sa isang food chain. Katulad ng mga McDo, Jollibee, tsaka sa mga food court, nagpupunta po muna ako na sa SM, ganyan. Ang pinaka gusto ko yung sa trabaho ko sa Pilipinas, yung trabaho ko sa Makati. Excuse me po. Inom tayo tubig. Dry pa yung aking lalamunan. Hindi pa siya nakaka-move on. Yung katawan ko po, kanina ko lang naramdaman na wala na akong iniinom na Panadol. Kanina ko lang naramdaman na wala na siyang kasakit-sakit. Last few days, bali, inabot din ng 1 week bago ako naka-recover, bago ako nakabawi ng aking lakas. Sa nawala akong lakas ng 2 months na trabaho ko dito, na okasyon dito, 1 week po ako talagang, kumbaga, nagpagaling ng sakit ng katawan. At kumbaga, 1 week bago ko na-recover yung aking lakas. Pero yung boses ko hindi pa masyado. Ano kaya unahin kung isuka?
Ito kaya yung aking high cut. Oy, natanggal na ang tag. Sakto-sakto siya, size 6. Size 7 ang gusto ko, kaya lang itong sukat na, itong ano na to, itong yari na to, wala siyang 7, 8. Eh, yung 8 baka naman ang laki-laki. Hindi ko na siya pinapalitan, okay na to. Yan. Tapos, ito naman, ito yung pinakagusto ko, tip niya. Mahilig po ako sa unique. Yung unique na mga design. Ayoko po ng mga, yung gusto ko yung mga kakaiba. Ayoko yung marami akong kaparehong nagsusuot ng ganun. Gusto ko yung pagsinuot ko yung damit, sapatos, ayoko yung nakikita maraming kamukha. Kahit po nung nasa Pilipinas ako, gusto ko po yung kakaiba naman. Yung konti nila, kumbaga konti lang makikita mo may suot na ganun. Passionista. Mahilig po talaga ako sa passion. Yan, ang ganda! Katerno ng aking suot na blouse. Nakakatuwa lang pa. Ito sa, ano din eh, sakto-sakto din, six, size 6 din. Ito ang talagang sukat ko, size 7. At ito, pwede ko siyang pansumba. Kasi kumbaga, size 7 siya eh. Pero meron akong binili dito dati, size 8. Ang sarap niyang igalaw-galaw. Sa susunod na order ko, bali bibili ako ng sakto kong 7 na shoes. Oh, bongga! Para araw-araw iba. Araw-araw ako nakarabro siya sa Pilipinas. Para pa magsusumba ako at magjijib ako, iba-iba. Talagang bibigyan ko po ng malaking konsuelo yung aking katawang lupa. Yung aking katawan. Uy, ang ganda! Love it! Ang ganda po! Thank you Allah! Thank you Father God! Ang lakas mga bata! Siyempre, talagang ano eh, ang inyong inday mayat ay new generation. 80s po ako, pero talagang passionista. Yan, ang ganda. Thank you. Ang sarap po ng pakiramdam na yung, alam niyo po, natutuhan ko po yung ganito sa sarili ko, lalo na nung nag-owa ako, nag-training kami bago umalis. Talaga po na sinabi po nung aming mentor sa OWA, dapat kada susweldo kayo, bibili kayo ng something sa para sa sarili nyo. Regaluhan nyo yung sarili nyo. Ibalot nyo pa ng magandang gift wrap, ng magandang box. Tapos iregalo mo yung sa sarili mo, dahil talagang pagdating nyo po ng Middle East, hard ang trabaho nyo doon. Totoo nga po pala, na pagdating namin dito, hard ang aming trabaho, kaya talaga dapat namin regaluhan yung sarili namin. Pero alam nyo po, in 6 years, ngayon ko lang naregaluhan. Ito lang taon na to ko naregaluhan. Nabili ko yung mga gusto ko. Yung past kong 5 years, talagang full of family po siya talaga. Yung talaga support ako sa pamilya ko, sa pag-aaral ng anak ko, at sa pangangailangan ng mga anak ko. Talagang puro sa kanila yon. At hindi ko naman na kailangan bumili dahil yung mga amo ko, lahat ng pangangailangan ko ay binigay nila sa akin. Yan. Kaya, kumbaga, ngayon ko lang po nariregaluhan at nabibigyan ng reward yung sarili ko. Kaya, ang sarap po ng pakiramdam, nakakatuwa po. Yan. Talaga pinaghahandaan ko na yung aking pagsusumba at pag-jijip sa Pilipinas. Yung 6 years, kung hindi ako nakalabas dito, ay susulit ko sa Pilipinas na makapag-jib man lang. Sa Pilipinas ko, kasi 3 times a week akong mag-jib. Sa mag-sumba. Kaya talaga yung 6 days ko, alternate po yun. Magjijib ako ngayon, hindi ako magsusumba ngayon dahil magjijib ako. Bukas ako magsusumba, hindi ako magjijib bukas dahil nagsumba ako. Ganon. Salit-salit po siya. Kaya yung araw-araw na activity ko, meron po akong talagang ano, para sa sarili ko, sport ko.
Yan. Yung para sa healthy. Kaya nga po ako 50 po ako. Body fit po ako. Yan. Yan po yung sekreto. Nag-start po ako na nag-zumba at nag-gym. 32 years old ako. Yan. 32 ko, hindi pa masyado. Nung nag-33 ako, talagang nag-focus na ako. Malaking bagay po yan. Yan. Advice ko po sa inyo. Pag nag-33 kayo, punta na kayo ng gym. Punta kayo na kayo ng zumba. Umintay nyo na yun hanggang pataas. Kaya para pag abot nyo ng 54, fit and healthy. Malaking tulong po yun. Hanggang dito na lamang po yung aking vlog. Wala po tayong masyadong edit. Direct ko lang po pinakita sa inyo sa aking YouTube channel. Arigato ko sa aking sarili, ang aking shoes. Salamat sa mga online. Nakakabili na ako ng gusto ko. At sa susunod na vlog ko, may inayos ko na yung aking mga iba. Unti-unti, inaayos ko na yung aking ipapakargo dahil hindi ko siya mabibigla ng isang biglaan dahil syempre marami. Tapos, bago ko siya ipakargo, lalagyan ko na siya ng mga pangalan at bukod-bukod na. Para pag nakita ng anak ko, alam na niya kung para kanino yun. Kailangan organized tayong lahat. Lahat. Ako po dito kasi talaga po, kahit nasa Pilipinas pa ako, organized na lahat yan eh. Pati yung mga gamit ko. Lalo yung mga gamit ng mga anak ko, talagang organized lahat yan. Hanggang dito po, dalagan ako po yun. Ayos na ayos lahat yan. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Salamat po sa pakikinig sa at pagsama sa akin, panonood sa aking YouTube channel. Next na video natin, vlog ko, makikita po natin yung pasisilip ko po sa inyo, yung iba kong ipapakargo. Makikita niyo po yung aking mga makeup. Mapabango. Yan. Bag. Shoes. Talagang makikita po natin yan. Papasilip ko po sa inyo para may remembrance tayo. Ingat po kayo lagi and God bless you all. Bye!